こんにちは。今日は皆さんにご報告があります。先日私がねギネスに登録されました。Nang magsimula ang era ng computer at mobile games ay hindi na natin maitatanggi na marami ang nawili rito. At naging tambayan na ito lalo na ang mga kabataan. Sa panahon ngayon, ang Mobile Legends ang siyang nangunguna sa listahan na nilalaro ng ating henerasyon. At marami na din ang sumubok at ginawa itong hanap buhay sa paraan ng pag-i-stream nito. Mapabata man o matanda ay kasama as long as na-entertain mo ang iba na nanonood sa iyo. Pero hindi pangkaraniwan ang paksa natin sa video na ito. Maniniwala ka ba na sa edad niya na 90 ay gamer pa din ito at may sarili pang YouTube channel kung saan dito niya ina-upload ang iba't ibang laro na kanyang ini-stream? At merong napakaraming subscriber at meron ding thousand of views. Hindi lamang iyon, dahil si Lola na kilala bilang gamer grandma ay umani ng tagumpay nang kanyang maabot ang parangal na binigay sa kanya ng Guinness Book of Record bilang pinakamatandang streamer at YouTuber ng mga laro. Welcome back, kaibigan! Pag-usapan naman natin ngayon ang istorya ng natatanging pinakamatandang gamer sa buong mundo. Pero bago natin umpisahan ito, kung bago pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at paklik na din ang notification bell para mabilis kang ma-notify sa mga bagong videos natin. Maraming salamat sa suporta, kaya simulan na natin. Siya ay si Hamako Mori na mula sa Japan, kung saan nag-a-upload siya ng iba't ibang videos sa kanyang YouTube channel. Katulad ng mga kabataan na nahumaling sa computer games, ay maraming laro na din ang tinapos ni Hamako. Ang mga larong ito ay ang mga Call of Duty, Dauntless, at kahit ang larong Automata. Pinanganak si Hamako Mori noong February 18, 1920. At ang una niyang in-upload sa kanyang YouTube channel ay noong pang 2014. Pero alam mo ba, nagsimula siyang maglaro noong 1981 pa. Kaya hindi na bago para sa kanya ang larangan ng paglalaro. At mahigit 39 years na din naglalaro si Mori. Well, ito talaga ang may tuturing na batikan na gamer. Ayon sa interview kay Mori, ay kasabay ng kanyang pagtanda ay ang pagganda ng mga bawat laro na lumalabas. Kaya hindi niya mapigilan na mapalagpas ang mga ito. At ang GTA 5 ang paborito niyang laruin, kung saan nag-e-enjoy si Mori at naglalaro ng mahabang oras. Ang isa pang nakakabilib ay ang lahat ng laro na nasusubukan niya ay sinisave niya sa kanyang YouTube channel. Talaga nga naman kitang-kita ang pagkabuhay ng salitang gamer sa buhay ni Mori. Ayon sa kanya, sinimulan niyang mag-upload noon ng video sa kanyang YouTube channel hanggang paisa-isa na lang sa isang buwan. At bumalik muli sa paglalaro, kaya patuloy ang pag-upload ni Mori sa kanyang YouTube channel. Ang nakakabilib na parte dito ay hindi nakakaapekto ang edad niya sa paglalaro. At parang kabataan lamang ang kanyang hilyas sa paglalaro. At para sa iba sa atin ay tama na ang 2 to 4 hours. Pero si Mori ay tumatagal ng 7 to 8 hours a day sa kakalaro. Ayon pa sa kanya, noong kabataan pa daw niya ay mas matagal pa ang paglalaro niya. Dahil umaabot di umano ito ng 16 hours. Kaya't marami sa gaming community na ginawa siyang inspirasyon. Dito sa Pinas ay may mga matatanda ding mga gamer na gumaya kay Mori, tulad ng Nanay Gaming na Mobile Legends ang nilalaro, pati na rin si Tatay Gaming. Ayon kasi sa iba o karamihan, kapag naabot mo na ang edad na 30 years old ay hihinto na sila sa kanilang paglalaro. Pinatunayan ni Mori na ito ay hindi para sa kanya.
Dahil wala naman daw masama kung ipagpatuloy ang mga bagay na kinahiligan natin kahit tayo ay matanda na. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa kwento ni Hamako Mori? Comment mo lang yan sa baba at huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka pa sa susunod nating mga videos. Dito na nagtatapos ang video na ito at sana ay nakapulot ka ng aral.